Good morning po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors. Ngayong araw po ay tuturuan namin kayo na mag-spray sa manok para matanggal po yung mga ectoparasites. Kasi yung mga ectoparasites katulad po ng hanip, kuto at ibang insekto pa ay malaki po ang impact sa manok. Usually po ay bumababa yung kanilang production, madali silang pasukin ng ibang sakit, tapos sumihina po ang pagtuka. So all in all, lalo't pagka malaki ang farm, makikita nyo po yung significant economic impact niya. Ibig sabihin, talagang malulugi kayo, walang matitirang itlog. Okay, bukod doon, kung magkakasakit yung mga manok natin, madali siyang, mas mahirap yung recovery. So ngayon tuturuan namin kayo kung paano po yung tamang pag-i-spray, o kung hindi naman, makakuha po kayo ng ibang sistema para po mapangalagaan yung manok ninyo at nang maiwasan po yung simple pero may malaking impact na problema sa loob ng farm. So ito po, papakita namin sa'yo. So ang gamit namin dito, dalawang klase po yan. Yung isa, knapsack sprayer, nilalagyan namin ng delousing agent, tapos konting sabon, at yung isa naman power spray. Pero sa power spray po, hindi naman siya ganun kalakas yung pagbuga ng hangin, at dapat hindi siya masyadong pino. Kasi pag masyadong pino, pwedeng magkaroon ng pisik ang manok dahil pumapasok sa lungs niya yung mga harmful substance. Okay, so bago kayo mag-spray, make sure na nakolekta na lahat ng itlog at ingatan po yung pag-spray ng manok. Makita nyo naman dito na hindi naman sila nabibigla talaga. So ito po. So ayan, maikling knapsack na spray gun lang yung pang power sprayer ang gamit nila. Minsan pwede nyo pong kamayin ganyan, pero yung iba naman hindi na sinusungkit ng kamay. So ang maganda sa ganyan po, at least yung mas mabilis po, kasi sa malaking farm usually sila rin naman ang nagawa ng ganyan. So kuya, okay na po yan, sunod ka na. Tapos mas maganda kung mahina-hina pa ng konti dyan. Oh, pero kung makikita nyo, hindi naman bulabog yung manok. Actually, yung mga naligo, mas naging komportable pa nga sila eh. Kasi nawala na yung mga kumakagat na mga hanip sa kanila, mga kuto. Okay, so, ayan, napakasimple lang. Oh. Pero napaka-effective at may malaking impact sa pagtaas ng inyong mga production. So, ganyan lang po yan ang pag-i-spray niyan. Sige po, tuloy niyo po. Okay na yun. Sunod po, sunod. Yan. Huwag lang masyadong pino dapat yung pagka yung bumubuga para hindi sila magkaroon ng pisik. Sige, ano mo lang. Hinaan mo pa. Yan ha? O, sige, okay na yun. Huwag mo lang masyadong patamaan sa mukha. Okay na yun sa katawan. Yan, ganyan lang. Ang maganda kasi sa pag-i-spray, no, yung gamot medyo nagkakaroon ng konting residue, kaya yung mga hanip at puto na manggagaling sa pathways sa ilalim ng inyong mga dryers, pag umakyat sa manok, mamamatay pa rin po yun. Hindi katulad ng gagamit lang tayo ng gamot sa feeds o sa tubig, pagkatanggal po ng gamot na yun, after 48 hours balik na po ulit yung mga hanip. Okay, so ayun po. I hope meron po kayong natutunan ngayong araw dun sa sistemang ginagawa sa ibang farm para po mapangalagaan ang inyong mga manok. Ito po si Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors. God bless po.